Buti, hindi ka tinikitan. Huli kayo dyan. Tapos ka dyan. Bakit ka huminto dyan? Huli ka dyan, Brad. Dyan. Uli, Balbon. Uli ka, Balbon. Tapos ka dyan. Uli ka dyan, Balbon. Buti, hindi ka tinikitan. Mahigpit ka mga yan eh. Mahigpit ka ha. Huwag pala kuli, sabitin. Patay tayo dyan. Nakakutoy. Nagpakilalang puli. Hindi kinikitan. Tupo. Ay nako. Poso binyan. Poso binyan. Nagpakilalang puli to si kuya. Kaya hindi siya kinikitan. Nakakatawa. Dahil nagpakilala raw siyang pulis. Ayan ha, galing kay kuya mismo. Galing mismo kay sir, nagpakilala siyang pulis. Kaya hindi siya tinikitan. Oh my God. Nakakatawa. So, ibig sabihin pala talaga, kapag ka nasa gobyerno ka, eh talagang hindi ka matitikitan, exempted ka sa lahat. Kaya pala wala nang batas na maipatupad na maayos itong mga poso dito sa Binya. Nakakalungkot. Kasi tipin mo ang layo niya, kita-kita mo siya. From Shell gas station, nakita ko yung enforcer na yon. Dahil nakita niya na yung isang yung motorcycle na yun ay huminto sa pangalawang stoplight. Yun po kasi bawal yun. Kung nagkataon ng mga delivery rider yon or mga truck driver, pustahan tayo sigurado may ticket yung mga yon. Kasi ilang beses ko nang na-encounter yung lugar na yan. Napakarami nang nahuhuli dyan sa ganong sistema. Nakapag ka nag-ride na yung unang stoplight doon sa tapat ng Shell, ibig sabihin dapat mag-i-stop ka na doon. Pero kapag dumiretso ka,
at hihinto ka doon sa pangalawang stoplight, which is doon sa may pavilion, bawal po yun. No, dapat kung didiretso ka doon sa unang stoplight, eh kakanan ka doon sa papuntang jubilation. Yun yung pwede. Dito sa nakita ninyo, ang sabi, maliwanag, ang sabi ni sir na nakamotor, yung in-approach ng isang poso, ng isang enforcer, nagpakilala raw siyang pulis, kaya hindi siya tinikitan. So, siguro naman makikita niyo ninyo sa video. No? Sinadya akong puntahan dahil yun talaga yung plano ko. Yung titingnan to kung talagang huhulihin si sir. Pero yun, nakita nyo naman, di ba? Nakakatawa, hindi siya hinuli dahil nagpakilala raw siyang pulis. Ito po. So, pag pulis pa lang gumawa ng bawal, talagang exempted talaga. Disappoint. Akala ko pa naman huhulihin niya at itikita niya kasi ang layo ng pinanggalingan niya para puntahan yung motor na yun. Tapos yun pala, sinabing pulis, ba't sina si Kulokoy? Pambihira. Pambihira itong patas na doon. Woo! So guys, in-upload ko tong video na to kasi ilang beses na ako naka-encounter dyan. Truck driver, mga delivery van, mga motorcycle rider, marami pong natitikitan talaga dyan sa lugar na yan. Sobrang dami po ngayon. Hindi po ako nagpapasikat, nagyayabang. In-upload ko po ito para po maging aware sila sa kanilang ginagawa. Para maging aware sila na may mga mata rin. May mga mata na nakatingin din sa kanilang ginagawa. Na hindi pwedeng kapag ka ikaw ay alagad ng batas or ikaw ay government official, employee, eh dapat hindi ka exempted. Wrong is wrong. Dapat pag mali, dapat tinitikitan. Eh dun sa sitwasyon na nakita ninyo, pakilala lang daw na pulis yung nakamotor, hindi na siya hinulit. So dun pa lang, makikita mo na kung gaano ka walang kwenta yung batas na pinatutupad nila. Kasi kung ordinaryong motorcycle rider yon, panigurado may ticket yon. Pero kung makikita nyo, tinapik-tapik pa siya ni sir sa kanyang bayawang na parang hinihili, no? Nauto-uto siya, yon, umalis siya, hindi niya tinikitan. Ay, ito po. Pero nakakalungkot na nakakatawa na kapag pulis ka pala, sabihin mo lang na pulis ka, accepted ka na. Nagagamit tuloy yung mga pangalan ng pulis. Kung pulis man siya, pero para sa akin, feeling ko hindi siya pulis talaga eh. Nagpanggap lang siya, nagpakilala lang siya na pulis para hindi siya talaga hulihin. So dyan pa lang, bawal na yon. Dapat bilingan mo ng ID kung talagang pulis siya, diba? Dapat hinanapan mo siya ng ID kung talagang pulis siya. Kasi nadadamay ang pangalan ng pulis dito. Yung mga matitinong pulis nadadamay na naman dahil sa mga ganyang kalokohan. Kahit yung mga pulis ay walang ginagawang masama, nadadamay. Dahil magpapakilala ang pulis, exempted. So para sa akin, napaka-unfair talaga. Kasi pag sinabi mo palang pulis ka, so exempted ka. Diba? Pero ako, kung ako yung titingin dun sa mama, dun sa nakamotor, na hinuhuli niya o ina-approach niya kanina, sa tingin ko talaga, hindi siya pulis. Para sa akin, hindi siya pulis. So, please, huwag niyo pong gamitin yung pangalan ng pulis. Kung alam mo sa sarili mo na mali ka, huwag ka nang gumamit ng pangalan ng kahit na sino. Diba? So, wala akong pakialam kung makikiusap ka sa kanya para hindi ka hulihin. Pero huwag ka nang gumamit ng pulis kung hindi ka pulis. Ayun, doon sa enforcer naman, sobrang mali mo, boss. Dapat, kung nagpakilala ang pulis sa'yo, alam mo namang mali yung ginawa niya, violation na yun eh. No?
alam mong mali yung ginawa niya, dapat hinanapan mo siya ng ID. Katibayan na talagang siya ay pulis. Ngayon, kung pulis man siya o hindi, dapat tinikitan mo pa rin. Dahil kailangan mong tikitan, dahil nag-violate siya. Diba, tulad ng mga ginagawa niya sa mga truck driver, sa mga delivery van, sa mga delivery rider, o kung sino pa mang mga rider na nagbabiolate dyan, katulad ng ginawa ni sir. Hindi yung nagpakilala lang siya ng pulis, sinabi lang sa'yo na pulis, bumalis ka na, bumatsi ka na, hindi mo na hinuli. Napaka-unfair. O sana makarating to, sir, ito, mga boss. Mga sir, pakishare po itong video na to para makarating to sa opisina ng Puso Binyan. So, hindi ko alam kung si Ma'am Marilyn pa yung nandyan sa Traffic Bureau ng Binyan. Si Ma'am Marilyn, nakalimutan ko yung apelyido, pero na-meet ko na yung kanilang ano dito. Hepe ba ang tawag doon? Basta yung mataas sa kanila, sa opisina. Kasi nagreklamo na din dyan ako before. So, sana makarating ko sa kanya. Pakishare po itong video na to para makarating po kay Ma'am Marilyn, kung siya man o siya pa yung nandyan sa opisina. Sobrang mali po nung ginawa ng inyong tauhan na yon. So, mapapanood nyo naman dito. Malinaw na sinabi ni sir na nakamotor yung in-approach niya na dapat huhulihin niya na hindi nyo tinuluyan kasi nagpakilalang pulis. So, inuulit ko po, hindi ko po kayo kilala yung mga enforcer na yan. Wala po akong galit sa inyo. Nagkakataon lang talaga na natatimingan ko palagi na may mga ganyang pangyayari na hindi katanggap-tanggap sa ibang mga motorista. Yung iba natitikitan, yung iba hindi. So, yun lang. Sana, kung mapapanood mo to, ma-realize mo na mali ka at may mga tao na nakatingin sa inyo at sa mga ginagawa ninyo. Okay? For awareness lang po ito. Wala pong personalan. So, sana po sa mga nakakapanood nito, maintindihan niyo po kaya kung bakit ko sinishare itong video na to. So, yun lamang po. Maraming salamat. Good morning and happy Wednesday sa ating lahat. God bless and ride safe sa ating lahat.